Masaktan na to, ano ba yung order ng church? Unsa ba yung design ng church nga gihatag sa Dios para kanato? Mag-iun, dili ang simbahan, dili siya supak sa tradisyon o kultura. Pero ang simbahan, ang yung tradisyon o kultura, dili dapat ma-influensya sa tradisyon o kultura sa kalibutan. The final authority or ang katapusang magbuot o magdisenyo sa kultura o tradisyon ng simbahan is ang Biblia. At ito na i-discuss karon. Matag nasod igsoon, adunay managlahing kultura o matag probinsya, adunay la managlahing tradisyon. Like for example, kung ari ka sa Japan, ang ilahang mga babae dito mo'y manguyab sa mga laki. That is their culture. But it does not mean tungod kay naa sila ilahang kultura, dapat ay atong kultura, ang atong kultura mo'y magdumala o mo'y magbuot o mo'y maghulma sa dagan sa simbahan. Tungod kay ang simbahan, dili kini atua, iya kini sa Dios. Okay? Kaya nga, kunin mo ga, explain ko, what is the purpose of flower, nga nung maghatag, magtagbuha, kung nai naman yan. Yung buhok na gihatag ng simbahan, dili na para sa patay, para na sa buhi. Usahay lang, masip yan ta, pag mapalitag buhok, ayaw, palitag ko buhok sa patay. Actually, di na para sa patay itong gihatag. Gihatag na sa pamilya as a symbol of sympathy, pakigbuyog sa ilang kasubanan. That is the purpose of nga nung muhatag kag flower. Pero questionably, kung maghatag kag magdala kag flower sa simenteryo, kaya wala mga pamilya nito. Okay? So kaya nga, i-shift na to yung kultura na to kung unsang itudlo ng Biblia dito, okay? Especially sa atong pagtudlo karon in terms of gitawag na to o simbahan, ang simbahan adunay specific design and function sa matagusa nga gikan pa sa kanan hangtod sa pag-abot o pagbalik ni Kristo. O kanan maong design, di na siya pwedeng mawala. Ay no, kalit, no? Ang ubang sa inyo, especially yung women's, dili sila, dili sa ilaha kay gadiskan sila about equality. Some of us siguro, labi nang wala gapil sa men, o wala gapil sa women, medyo magkuratan tani gamay, pero i-open lang inyong mind, and then we will try to embrace kung saan biblical. Okay? Palihan ko sa slide, ma'am. So our topic for today is a unique topic. It is the most debated topic, kumbaga pag ginadibatihan ni siya nga topic. There are two kinds of belief and views. Ani, if we talk about egalitarian views, they good sila nga ang laki o babae gibuhat sa Dios equal. So tungod kay equal sila nga pagbuhat, ang lang function of design equal pod. So we'll talk that today. And then some feminist view. Ano yung feminist view? Ang feminist view, they will claim the same right. Nothing wrong with that. No? The same right. But the problem, ang feminist view, they are trying more about ang ilang gusto nga ang babae pwede na po mag-aking. That is the feminist view. Kaya nga, ang backbone ng feminist view, they are lesbians, mga tumboy. And some, kung imulang tao, that is a world view, not a biblical view. That even egalitarian view is a world view, not a biblical view. Atong sabton, ang sabang disenyo ng Diyos sa simbahan. Now, from the beginning, the design niya. So before now, our topic, God's design and order hanay sa simbahan. Unsa ba ang disenyo sa Dios or hanay sa Dios diha sa simbahan, labi na kung mag-isgot kag pagdumala o pagwali. Sabihin ko yun, nakuman siguro, ano ka naman yung isgotan? Because it is important. And we need to know this. Nga naman, if something wrong sa dagan ng simbahan, something wrong sa pamilya, something wrong sa gobyerno. That is the issue. If di na ito masabtan yung hanay and order of the church, di na ito masabtan ang hanay and order sa balay, o gini na ito ma-embrace ang gobyerno gag-move na sa Diyos. So, next slide. I have a question. If we talk about design and order, ang Diyos pa doon ay panglantaw o disenyo alang siya yung simbahan? What do you think? Naba siya yung panglantaw? Naba siya yung disenyo? Hindi pwede mong lubagon? Of course, yes na. Kay wala na hitabo nga ang Diyos nag-move na o institution na wala siya plano o wala siya disenyo. Wala na hitabo. That even sa diyang ibuhat niya ang tao na siya plano o disenyo. Okay? O saan yung plano o disenyo sa Diyos? Next slide. Ingon sa diyang, samtang gisunod ko kini,
gilauman ko nga sa dili madugay, makaanha ako kanimo. There is referring to Timothy, pastor sa Ephesus. Okay? He is a senior pastor of Ephesus. Apan, kung malangan ako, word Pablo, Riz Pablo, kining sulat ako ay magtudlo kanimo kun, tanawa, kun unsaon nato sa pagkinabuhi diha sa balay sa Diyos. Kinsan eh? Kanang balay ang mao ang iglesia. It's not about local church. Okay? It is not about local church. It is ecclesia. It is a people. It is an assembly. Kundot sa katawhan na nagsimba sa Diyos. So, dili ning building. Katawhan. Okay? Sa buhi ng Diyos, ang haligi o suparanan sa kamatuuran. Okay. Naay pamaagi, naay gusto ang Diyos ng klase sa dagan, tradisyon, kultura na dapat sundon ang simbahan. Nga naman naay design ng Diyos. So, kita na ito that before pa, na, okay, before ta mo discuss ana, balikan na itong gamay para dili ta mag-confuse, balikan na itong gamay, unsa may gahom sa Biblia. Asa ba kutob ang boundaries ng Biblia? Unsa may dapat boundary ang Bible in terms of practice and culture? Dapat boundary ang Bible in terms of lifestyle? Dapat boundary ang Bible in terms of decision? Kumbaga pa, ang Biblia dapat dinir ni kutob, din siya pwede mag-ilabot din eh. If that is our belief, o mana atong pagtuo, then we believe that this Bible is not the Word of God. Kung naanin siya limitasyon, so tiyanta mo, this Bible is not the Word of God. Ngayon kung maghimo ta kultura tradisyon, o hindi tao may pamagi sa simbahan, nga may sumpak o wala din sa Biblia, so we believe nga mas powerful or we have a new revelation than the old revelation. Pwede ba sa butay, bagong ipadayan ang Diyos? Okay? So now, balikan na ito gamay. Ako na i-discuss last Sunday. Balikan ako gamay as our backbone. No, mo na itong pasukaranan sa itong pagtuon ko. Next slide. Paspasan lang ako. O sige, clear ng Bible gani? Ang Bible means infallible. Hinumbumi ka na yan? Ang Biblia, infallible. Dili siya masayop, wala siya sayop, o walay ikasaway niya. It is perfect. Okay. Perfect. Next slide. Ang Biblia, inerrant, means walay error, walay sayop, dili ka kasumpake. Amen? Kung kasi gitunlo sa Old Testament, the same na ka gitunlo sa New Testament. If the Old Testament is the prophecy, the New Testament is the fulfillment. Walay error din ha. So dili ka pwede mga, ay, pataka, amnis Pablo, di manin mag-iwan ni Pedro, o di manin mag-iwan ni Moses. No, walay error din ha. Bible, that walay sayok, walay error, wala kasumpaki ang Biblia. Okay? Dapat ato lang sabtong, wala kasumpaki ang Biblia. Next slide. Number 3. Ang Bible is complete. Once may complete, means walay kulang. Kasi ito muna, ang Bible is infallible, bilin siya masayo. Inerrant, wala nagsumpaki, igatulong. Ang Bible is complete, walay kulang. Okay? Number 4, the Bible is authoritative. In other words, final decision. That is authority. Like for example, Banenigo, bisag may nang mga tao dito nga, tigong, musukot ba rin kagaya mag-isda sa Pilipinas, sa South China Sea? Pag ngayon si Digong, dili ko gusto gubat, wala may mo ng mga tao. He has the final decision. Now, pagkapunti mo din sa Biblia, it is the final authority. Buti pa sabot, sa atong decision, sa atong pagkinabuhi, sa atong kaluwasan, sa atong kultura, sa atong tradisyon, sa tanan nga gustong may tabo nato sa atong kinabuhi, ang Biblia mo'y muhulma na to. No other than. Okay? Bisan practice na to. Dapat tanaw na to. Ano bang sabi ng Bible? Okay. Number 4 na siya. So, next slide. Ang kalima, the Bible is sufficient. It is more than enough. Pwede pa sabot, wala ka nang hahanapin pang iba. Slide. Number 6, the Bible is effective. Kanan yung mga, linyan ay muntapad. Okay, linyan ay muntapad. Tanawa, naon sa kinabuhin na, nagpabiling sa una, wala? Nausap, wala? Linyan ba? Nausap, wala? So, pwede mo sabot that this word is powerful to change our life. Amen. Number 7, the Bible is divine.
there is divine. There is God's breath. If we talk about the Bible is divine, every word, even a single letter, emphasis nga nasa Biblia, there is divine. Bisan pag mayon si Pablo nga ako magaingon. So kung imong tanawon ang word, it is the word from Paul, gikan ni Pablo. Pero tanaw kay that word is inspired by God. Even bisan pag mayon siya, ako, and there is the word from God. Because all scriptures is God's breath. Ingon pa kani ang Peter, that the scripture did not come from any private interpretation. You see? Kaya kung mayingon ta karon kay okay, mundo ron din na ni Pablo, dili mo din ang mando si Ginoo. Now, you believe, nagpatuo ka, nga si Pablo o ang Espiritu inspired sa Ginoo, ang Holy Spirit nga na-inspired ni Pablo, dili sa pareha. So therefore, this Bible is not divine. Okay? Dili siya divine. So buti pa sa Bible, when we talk about divine, bisan pag i-claim na siya sa author, it is because kining ang Biblia inspired, all scripture, all word, that even a single yeah, or yeah, din na, that is divine. Okay? There is the one. Dili ng cover, dili ng papel. Okay? We talk about specific, no? The specific word of God. Dili ng papel, mga. Ayaw din na, gibaling, kibalaan na. Unsao na lang. No, dili ng papel. Ang sunod, anak. Okay? Ang gibiyahan sa Ginoo na dili ang papel, ang matagpulong na dihan. The rema. Okay? Now, next slide. Number 8. That the Bible is determinative. Buwan niyo pa sa buwan, nasa specific address, determinative means nasa specific audience. Buwan ang claim ng Bible. So buwan niyo pa sa buwan, now, tuwag kayo mong din ang claim ng Bible. Buwan niyo pa sa buwan, every command ani is the command of God. Amen, David. Pero nga nung dagan kayong command ang mag-twist, it is because it talks about the proper interpretation. Kaya nga, ikon si John Calvin, next slide. Scripture is the superior to all human wisdom. Kung naamay bright nga tao diri, bisan si Solomon, bright man si Solomon, pero mas bright ang Biblia. Or kung anointed si Pastor Mawali, mas gamhanan pa ang Biblia kay ni Pastor. Okay? Sa tanang ministro, sa tanang nagtudlo sa pulong sa Dios, instrumento lang sila ang pinakagamhanan ang pulong sa Dios. This is the final decision of all our life. Wala lang eh. Next slide. Scripture always interprets experience. Sipot ba sabot? Ang Biblia, mo'y mo determina kung ang imong damgo, ang imong panang-awon, ang imong kasanatian, sakto ba? Diyan na ta sa itong topic para di tamang pag-time. Next slide. What is our topic? God's design and order of the church. Basin nga aming tema, ang atong discussion, magdagan aning upat ka pangutana. Next slide. Bigay ko na. Basaha. Pastor, leader, and elder or bishop. First of all, the word pastor, the word leader, and the word bishop is one. Okay? I don't know kung bisan nila gikuha ng word nga reverend. Bisan kung saan ako nagpaklik sa Biblia, wala nyo kitang word nga reverend. Tingnan ako na yun, uy, nasa reverend, pastor, bishop. Ah, grabe nga, naghanag nga eh. Yung bishop, yung elder, yung pastor, yung leader, o sana? Wag na ilain-lain ng office nga mas labaw si bishop, mas labaw si elder, mas labaw si pastor. No, usara na. There is one office. Okay? Itumutan ba sa Biblia na magtudlo o magwalig panahon sa public gathering sa church ang mga babae? So we will discuss that. Let me know. This message, the second mga babae, laban na itong mga laki, kining message, maghatag ni natugiya kung sabay papel na ito sa simbahan. So ganda mo, pag dili ganita na butang sa atong disenyo sa simbahan, dili ta may mong effective. It could be progressive ta, pero dili ta effective. That is different. When we talk about progressive, tuloy ka ta, usol ka.
Kung di ka kadagan ang inyong tao, kung mag-isbo ka kinabuhi sa tao ngayon mong kuyog, kumusta ang kinabuhi sa mong kuyog? That is the issue. Now, unsa isang putanan sa mga alagad sa Diyos, kung mo-servisyo sila base sa disenyo o tawag sa Diyos alang kanila. That is the positive. Unsa posibleng painan sa alagad sa Diyos, kung mo-servisyo siya ang asupat sa disenyo, that is negative. So we will touch that, and we will discuss that passage. What is our passage? Okay. Arita sa itong passage. Please open your Bible. Next slide. Open your Bible in 1 Timothy. 1 Timothy, I don't know kung sa inyong translation, but always remember, I will go back sa original translation. Okay? Mubalik ko sa original translation kay ang atong Biblia wala gisulat sa English o Bisaya. Gisulat siya sa Griego. Kinahanglan nga ang mga babae makakat-on pinaagi sa paghilom o sa hingpit na pagpaubos. Dili ako motugot nga ang mga babae magtudlo o magmando sa mga laki. Kinahanglan hinuon nga maghilom sila. Kay si Adan mao ang unang gihimo o gisunod si iba. O dili si Adan ang nalimbungan kung dili ang babae. O siya ang nakalapas sa sugo sa Dios. Apan ang babae maluwas pinaagi sa pagpanganak kung magkapadayon siya sa pagtuo o paghigugma o sa pagkabalaan, inubanan sa alito. In next passage, parallel verse, oh, 1 Corinthians chapter 14 verse 34-35, the same na sila. Ang mga babae kinanglan maghilong panahon sa unsa? Pagsimba. Ayaw sila pasultiya. Okay. Before mo mabalayan. It talks about teaching and preaching. Di na nagpasabot niya, pag musulod, magsimba, okay. Di na yung bubili magtabi before sa reserve. Now, that is not the point. Okay? The point is preaching and teaching. They must be learned quiet. So, atong emphasize, what is the learned quiet? In other words, yung word na quiet means do not allow them to teach during Sunday service or Lord's Day. Okay? Ato na emphasize, asa dapat ang boundaries? Pwede mo. Tudluan yung pasto kung saan pagwali. Hindi mo na. Okay. Sige, discuss na ito. Kung buod sila masayod sa usang kabutang. Okay? Sige, sunod. Kung buod sila masayod sa usang kabutang, kinahanglan, mangutana sila sa ilang bana dito sa ilang pinimanan. Makaulaw sa usang kababae ang pagsulti panahon sa pagtigong sa sibat. Okay. We will discuss a lot of things. At ang i-discuss, kung sa mga arguments, argumento, base ini. Next slide. Yung base, matagpas sa uban na kinikuno o sa ka-culture and tradition, o dili siya dapat i-apply sa tanan simbahan. Amazing nga. Yung sila, kultura, ang guna. Pinunduman niyo mo nga si Pablo, hindi yung baya. But, first problem, if we talk about that this is culture, unang pangutana, nga nung gikunik ni Apostle Paul, ang 1 Timothy chapter 2 sa creation. Okay. Yan siya, kinanglan nga ang mga babae magkakaton pinagi sa paghilom o sa hingpit ng pagpaubos. Dili ako mutugot nga ang mga babae magtudlo o magmando sa mga lalaki. Kinanglan inoon nga maghilom sila. Say something. It talks about creation. Genesis chapter 1 and 2. Okay. Hinumduman na ito that the culture of the Jewish culture, ani, ang mga babae sa Jewish culture, some scholars naging nun ng mga illiterate. Okay? Pero, pag-abot mo sa Greek culture, they are educated. Now, if that is a culture, kay gusto ni Pablo nga ipasunod ang kultura sa Hudyo, not to sa mga infield, that is impossible. You know why? Parang ang sinabi, okay, mga taga-Korinto o mga taga-Episo, kinahanglan nga talikdan ninyo yung grado. Kung sundo ninyo ang among kultura, magkinabuhi mo yung grado. It's not. That is not. Why? Because of this. Talks about creation. Second thing, mayon sila, nga this passage ko no, guys, talk about that kanaang nagbatlong ni sa mga babae, kay at this point, ang Korinto ng Ephesus, gasimba sila ni Diana or what we call the Artemis. Si Artemis, muna siya ang goddess katong nagdagang mga bulsita sa gatas. Okay?
Muna. Okay. Onya kining mga kining lugar empowered by women. Authority by women, preached by women sa ilang templo. Okay, they are pagan culture. Okay. No. Kung mao na ang isyu nga gusto lang ni Pablo nga badlungon ang mga babae sa pagtudlo sa simbahan tungod kay kultura na og gibuhat sa mga pagano, dapat ingani ang passage. Kinahanglan nga mga babae makagat-on pinaagi sa pag-ilom ug sa ingpit nga pagpahos. Dili ako matugot nga ang mga babae magtudlo o magmando sa mga lalaki, kinahanglan hinon nga maghinom sila kay. Okay. You know this next? Ginabuhat ka na sa mga tao na nagsimba kang Artemis. Pero ang siya di connect. Kay, si Adan may unang gihimo o si Gisanod. Sige. It talks about responsibility and function of male and female. Nagpasabot ba ka na na kung mag-hisgo tayo o ngayon ang babae pa yung lumon, they are inferior? No. Nagpasabot ba na ang babae mas ubus kaysa mga laki? No. Nagpasabot ba na ang mga babae bubo kaysa mga laki? No. Daghang mga babae mas bright pa kaysa laki. Okay? Equality of men. Of women. Discuss niyo, wala ka. Wala ka. Ma'am, since you know, ano? Okay. Now, daghan nga mga babae mas espirituhanon pa kaysa mga laki. Okay? So therefore, dili siya issue about inferior. When we talk about gift, all of us, ang tanan ka na ito, nakadawat ugasa, gikan sa Diyos, Ephesians chapter 4. Pero dili na pareha ugasa, kaya nagbase sa gasa nga gihatag ka na ito, si Kristo. And number, base sa amount, sa gidakon ngayon, gihatag ka na ito. Okay? All of us are, the Bible is really clear, pag mag-isbut ka, anak. No? So, ay ganoong argumento, ingat sila, ang hitship daw resulta sa sala, pero tungod kay luwas naman kita, so dili na ni na to, dapat i-apply. Matod pa nila, ang pagkapangulo mong God, naitapo na panahon nga nakasa si Eva o si Adan. So dapat, usan naman tayo, ikaw din lang verse, Romans chapter 8 verse 1, there is no condemnation in Christ. Okay? Wala na ipag-inog man. Okay. Let's tanaw na to sa isang context. Galatians chapter 3 verse 38. Wala na yung Diyo, wala na yung hintil, wala na yung galon, wala na yung sugon, wala na yung laki, wala na yung babae. Wow. Ito lang eh. Pag-ibig mo sa Acts chapter 2 verse 16, babae o lalaki nagpropesiya. But the problem, how they define prophecy? There's ada usang Biblia infallible, inerrant, walay error. Pwede pa sabot ang Biblia na ikagalingong definition sa word niya na diya. Okay. Now, discuss na to gamay, balikan na to gamay. Ang 1 Timothy chapter 2 verse 14 to 15, gahisbol ka na may tumot sa creation. Sa pagsugod, makita mo from Genesis chapter 1, the creation of male and female, and Genesis chapter 2, chapter 3 about the fool. Okay. So now, next slide. Equality of male and female in different function and design. Oh, yun. Genesis 1 to 3, equal ang tao, babae o lalaki, pero naa sila ikaw galingong function of design. Ang rason na nung dili sila musugot, nga dili lahi-lahi o function and design ang mga ang babae o lalaki, kaya gatuo sila nga kung ang laki ko na nasa sa function na nangulo, dominante. Doon sa dominante? Dominant? Parang, di-trade niya ang mga babae nga ubus o property, butang na naman sila. So, kung sa'yo gusto buhatong sa laki, ibaligya nila ang mga babae, mga uso kaya ang slavery before. Pero dili din ma-blame ang headship tungod sa slavery. Kinsa dapat mo i-blame? Domination. Kung dili pwede mo mag-blame ang headship kay kuno, daghang sumpake sa headship, kay mo na hinungdan nga nung daghang lesbian, daghang LGBTQ. Dili mo pwede i-blame ang headship tungkol sa LGBTQ plus kay ang aming i-blame ang feminist. Feminism. Fighting against equal rights and equal position. Sila ang aming i-blame. Okay? Kaya they believe nga dapat kuno kung equal matas, prayer good at now, so dapat pwede kong magsaya, pwede kong magbinabay. Ngayon po mga laki, pwede, ako yung mga babae, pwede po kong maglaki. Ngayon po ng Q, pwede, kung sa maghihako, laki ko o bae?
Okay. So muna siyang issue. So we will, dili na to lang mag-blame. Kung na may blame feminist and egalitarian views. Sila dapat ang i-blame. So now, Genesis chapter 1 talks about sanctity of Sabbath. Pagka-importante sa adlong ipapawalay. Unya, gipasize diha ang atong equal rights and position in God, not in function. Okay? Equal position in God, ang atong managsamang barong at tubangan sa Dios, dili ang atong trabaho o disenyo. Lahit ang design. Okay. Like for example, di ba na ganyang klaseng bangko? May armchair, may katangway sandiganan, ano may sandiganan? Purta ng bangko. Tama? Pumunta na. Ang purpose ba aning na isandiganan, gatong na iwalay sandiganan, pareha? Dili. Ang gatong walay sandiganan, ang purpose ato para makatungid kag tarong, lingkod kag tarong. Ang kining na isandiganan, ang purpose anak para makahanday ka. Ang gatong armchair, ang purpose ato para sa iskwilahan to na kay masuwatan. Purta ng bangko. Okay, satan. Track. Tanang track. 10-wheeler, 6-wheeler, 14-wheelers, 20-wheelers. Pumunta na pareha mag-design. Na ilang truck. Di, ang dam truck din na mo pwede kagahan o buti nirpan. Saan na? Nga naman dam truck kagahan o? Tumbun. Nasa specific design ha? Purpose ha? Ari ka kalbasa? Pila ka buong classes box kalbasa? Duha. Na ilang laki, na iba eh. Ang kanak pang duha, mubunga. Kung wala ang laki, ang function sa laki, tape, patong sa fulinit. Sa babae, ang babae, maoy, mababunga. So, na yung function. Puntanan sila, bulat, kalbasa. Okay? So, dapat ito lang, sabtun. Okay. Like for example, in Genesis chapter 1, verse 26, sabi ni God said, let us make man in our image, in our likeness, and let them rule over the fish of the sea, and the birds of the air, over the livestock, over all the earth, and over all the creatures that move along the ground. So God created man in His own image, in His own image, in the image of God, He created him male and female. Okay, equal. Babae ug lalaki gibuhat sama sa dagway sa Dios. Unsa nang dagway sa Dios? Intellect, will, and emotion. Babae na ikabalingong decision. Babae na ikabalingong emotion. Babae na ikabalingong panghuna-huna sense. Anaay moral sense. Hindi na nagpasabot nga, babae, walay buhot. No, butan ang mga babae. Okay? Okay, kaya nga, mga bana, pag mag-decision mo, huwag na mga decision or mga asawa, pagsabot po mudaan. Hindi kayo magbuhot-buhot. Kaya naman, dili man nabunggo yung mga asawa, parehang pangusok, pangutok. Okay? Parehang pangutok. Okay. O kung masakitan ka, masakitan po na siya. Nga naman, equal man na. Na, pagkabot. So, God bless them. But again, rule over the fish. God bless them and say to them, okay, them, there is plural, refer to male and female. Be fruitful and increase in number, fill the earth and subdue it. Rule over the fish of the sea and the birds of the air and over every living creature that moves on the ground. What does it mean? Ang tanan, bahay o laki, gisuko sa Dios na magdumala sa creation. So, buti masabot, ang bahay, dili, parehag, mananap. Kundi ang bae equal sa lalaki in terms of value and dignity. Silang duha gisugo sa Dios, okay, dumalaan ninyo ang tanan nga akong binuhat kay labaw mong duha sa akong binuhat. Equal na. Next slide. Okay, Jesus image relationship, no? Equality, equal ta sa image relationship sa highest form of animals, dignity, value, moral sense. Romans chapter equal ta sa atong context of Romans chapter 8 about salvation, and the grace of God is the work of Christ. Equal ta sa atong position sa Dios, dili function and rule sa church. Equal ta amount of redemption, grace as years and relationship. Equal na tanan. Pag-abot mo sa to, ito yung amazing nga ginoo si Ginoo. Chapter 2, verse 18, sorry. The Lord God said, okay, kung man niya gibuha chapter 1 ha, gibuha niya ang kalibutan, okay, He gave the leaders. Ang kalibutan, nana, perfectly created by God, but not yet complete. Wow, really? Nga naman, ang sa English 18? The Lord God said, it is not good for the man to be alone.
I will make him a what? Kauban. Kauban ni mo ah. Sinyo, online translation. Katabang. Helper. Helpmate. Kauban ni translation. Okay? So, helper suitable for him. Okay, helper. Allergic kayo ang uban na pag may helper, usang helper, katabay, tiglapat, tighugas, tig... Mora, no. Always remember that the word helper is a unique and godly function for women. Women, listen carefully. Naka-unique function and design nga gihatag sa Diyos. Ikaw lang pwede ang makabuhat na nakamay-may ang Diyos. Kinakayang buhat ng salaki. Because you have a design. Okay? Aron sa pagdumala sa kalibutan. No, na the Lord God said, ako na lang ginarita, kita po. So, bigo din na, oy, dili maayo, na, di ka maayo, na, nga magkinabuhi ng itarong sa, nagaantay kagatabang. Tuwag sabi, patuwag niya, ang pinirong opera nga naitabo sa history, Garden of Eden, bibirahan sa Ginoo si Adan, ikaw agos, oh, kung dibuhat niya ang babae, niya, ibutan niya sa daplin, diara ka ka, kuhaan ako tong, akong anak lalaki, oh, na, diara. Okay. Before na naitabo, kitsa kita gaano katungod nga magngalan sa tanang manana? Adan. And that is, function as his authority. Hitche. That domination, hitche. He gave the name of all creature. Creature. Okay. Pagkatupuri na, kitsa naghatagungan sa Diyo, naghatagungan ni Adan. That is God. You're Adam, man. That is Adam means man. Ikaw, karong muna imong anan. Okay, so now, after anak, God gave a name, oh, go ahead, a man, but Adam commanded by God to give a name for every creature. And even Eve, his wife. Okay. Gidalan sa Dios dito ang laki ng iba, ug ningon siya dan. This is now verse 23. The man said, Adam said, this is now my bone to my bones and flesh to my flesh. He shall be called woman. That is exercising of headship, authority. So now, women as a helper, man is the head of the creation. There is a king and there is a queen. There are, wala sila pareha nga function. No. Kaya nga, pag ingon dito, what is the specific role of a woman? Okay, palika na to. Next slide. It is not good for the man to be alone. What's the specific role ng women? Helper. Okay. Oh, grabe, but inferior ako eh. Katabang rami. Buti pa sa buo. So, buong rami. Always remember, helper does not make a woman inferior, but a unique rule na dili kaya maatag sa mga male aron sa pagdumala sa creation and even in the church. Listen, I will show verse. You have the same rule. Buti pa sa buo, ang Holy Spirit inferior. Sa dangingon, ang singon si Jesus, I will give you a helper. The same word na. Next slide. John 14:16, the Senhor Jesus, ayaw mo tag-uol, kayo balik. Ayaw mo tag-uol, kayo mawala ko. O sea, ako ipadala. And I will ask the Father, and He will give you another what? Helper. Makuntahan ako, pag-ingot taga-babae o babae helper, ubus ba ang pagtaga? Hindi. That is function. Unique rule and responsibility to worship and honor God. Wow, amazing! You have the same function of the Holy Spirit. You are a helper to dominate the world. Amazing! You are a helper means without you, the church will never move. Kaya naman, walay mo kompleto. If if ang laki haligi kusog sa panimalay, ang bae kasing-kasing sa panimalay. And naa siya yung specific rule na dapat niyang sundon. So makita lang nila that there is a specific role. So inferior means ubos of value, dili na tinuod.
Tikumingon ganit ang helper, it talks about function and design. You have a godly design and a godly function that you need to possess. Dapat nimong, women, listen to me, you have a unique role nga angay ninyong i-work out alang sa kamayan sa Diyos. If dili mo musibo sa inyong design, dili mahimaya ang Diyos sa inyong ginabuhi. Why? Gichapurya ninyo, ginsulto ninyo ang iyang design. Nga para bang sinabi ninyo mga bae, man, sayop ka, di naman akong design. Okay? Man, if dili mo mo function, dili na mo function sa atong design as a head of the family, head of the church, ginsulto na ito ang Diyos. Okay? So now, pagkapun dito, so asa nagsugod ang headship? Genesis chapter 2. Tama? Sakto dili. Dito na ang headship. Okay. Ang babae, nasa unique rule. So kung atong lang tao, next slide. Pagkapun mo Genesis chapter 3, the result of the fool. Pagkapungan sa tao, pagkasala. Especially in Genesis chapter 3, verse 16 to 17. Ngayon siya niya. To the woman, he said. Pagkasala nila. Okay, okay. Mauna yung Genesis chapter, mauna yung 2 Timothy chapter 2, verse 15. 14. To the woman, he said, I will greatly increase your pains in childbearing. Okay. Dugangan ko, kasakitan si mong pagpanganak. Nabati ninyo na, mga nanganak? Sakit dili. Sakit di ay. Kailangan pangutanahan niya. With pain, you will give birth to children. Okay. Your desire will be for your husband. Ang word na desire din na igsoon, diliin tao na ka makihilawas ka. Okay. Before para kasalaan tao, nana si desire na makihilawas sa iyang bana. Pag-ingon pa lang sa Diyos, go to the world and multiply. That is desire of sex. Pakihilawas na. Di, magkamuda ganun di ka makihilawas. So, usan niyong word na desire diri? Naigyo diyan. Your desire will be for your husband and he will rule over you. Kontrolahon kaniya. In other words, protectionan kaniya sa imong desire. O sa context? Because si Adan, ang dibuhat ni Adan, ang giatake sa yawa, si Eve. Giilad niya si Eve. Karon ang napitabo kang Adan, gigigway niya, gitugyan niya ang iyong pagka-inchip. Instead nga ngayon siya, dunat-dunat. Instead nga proteksyonan niya ang iyong asawa, siya buhat. Okay, give me that fruit and I will eat. That's the issue. Kaya pagtinta ni Adan o ni Eva, wala sila gabulat. Si Eva naglingkod sa atubangan sa yawa, ang si Adan nasa likod ni Eva. Nakadunog siya sa conversation nila, pero wala siya ngayon. Oops, ayaw nang buhat. Kasi hindi buhat. Okay, tama lang na. Instead nga iyang i-protectionahan mo, roll over siya ba ng dunat, dunat. Kasi hindi buhat. Okay, okay. Pagkino niya, han, taon ka, lamme. Okay, give me. So there is the problem. Kaya nga, yung desire, ang desire din is, ang asawa, si iba, gusto siya nga mo tuminik. Mong control sa iyong bana. Kinitabo na sa full. O sige nga sa iyong, sa Ginoo, ampingan ka sa imong bana. Di na may tabo. So that is the function of husband. His headship will protect the rule. Para masabta na ito yung rule, in one of Genesis 4 verse 7, tanim mo kung makasala si Cain. And say, if you do this, what is right, I will you not be accepted? But if you do not do what is right, sin is crouching at your door. It desires to have you, but you master it. Pwede sa bot, ang sala na animo. Pero kinalan mo siyang kontrolahon. The same na nga desire sa Genesis, if you will do that if makasala ka, you need your husband to protect you. What is the purpose of man? Protector, not dominator. Okay? Protector. So, makita mo rin na, the good was about him, ditawag na ito of headship, nahitabo siya before the fall. Kung pag-abot din siya chapter 3, ang gusto sa Diyos, man, humanakan ni mo, gitugyan mo mga leader, karon bakwi ang balik, ayaw na sukot na naay mangulo ni mo ang babae. You must rule that woman. But women, be a helper. Help me. Okay? Now, ingon sila, in Romans chapter, there is no condemnation. We are free. So, wala na may condemnation. Di wala na itong Egypt.
Okay? Unta na ko. Sige. Mga bae, pag mga anak mo, tapon ang mga dili, magtotoo, kinsa kusog ninyo mo siya agad? Pareha na dili? Pareha na eh. Mga laki, pag manangbawa mo, kung hindi magtotoo, mas kapoy ilahang isa inya. Mas maura, pareha, lahat mo kusog, pwede na mong magliging ligoy. Ligigang gila. Gana rin matrabaho. Na ba? So therefore, this is not the result. Headship is not the result of the fool. But, headship start from the beginning of the creation. Nga dapat ipabangon panahon sa pagyas. Para? Sabtan. So it is important, yung masabtan na to, kaya nga naman, di na to masabtan ang function ng church. Now, some, next slide. Ang naman po, bukod sila, Acts chapter 2, verse 16 to 18. Nag-ingon mo rin, open your Bible in Acts chapter 2. No, this is what was spoken by the prophet Joel. In the last days, God says, I will pour out my spirit in all people. Your sons, okay, and daughters, inyong anak na lalaki o babae, will prophesy. Sa inyo na, managna. I don't know, tanaw ko na yung Bible, managna? Will prophesy. Your young men will see vision, makita ko na awan. Your old men will dreams, magdanggo, mga danggo. Even on my servant, both men and women, I will pour out my spirit in those days and they will prophesy. Okay. That word prophecy, gitranslate nila as preaching and teaching. But before nito, i-translate ng word ng prophecy, we believe that the Bible is complete. Ubalay si Tama? So therefore, he can stand and he can give the definition of prophecy. First definition of prophecy. Next slide, please. Biblical definition of prophecy, dili na in town wali o dili po na siya in town tudlo. O saan ang biblical definition of prophecy? It is a direct revelation from God. Buti pa sa book. Okay. Ang Diyos mo ingon sa ako, ah, mo na imusulte. Mo na akong isulte. So, it's not preaching. Okay? Even though ang kanon naghatag definition nga ang prophecy is preaching, of course, it could be to intended for elders. Ikatawang definition of prophecy nga din, ato mga movie men, gibutang na to sa music ministry, it is because it could be song offering to the Lord. Canonicals, 1 Samuel 25 verse 1 to 3 and 1 Samuel 10, 5 to 6. That even Miriam, given an example, he is a prophetess. Okay, equivalent word of a prophet. But my problem is this. Si Miriam ba nagwali? Or nag-lead o ganta? She lead the song. She did not preach. Not even teach. She lead the song. So kaya nga, if we talk about prophecy, it was about direct revelation from God. Kaninong si, mo, si ang Ginoo, Moses. Oh, Moses. Ikaw karon mabunog nga ako. Ang imong pulong ibutang sa baba ni si Edson? Aaron. That is prophecy. Okay? So dapat sabdo na nato. That is the proper interpretation of the Bible. Give the Bible has his own definition. Dili ta maghimo definition. We will not go to the dictionary and find, okay, prophecy. Asa yung prophecy? No, no. Go back to the Bible. Nasi ka wala yung definition about prophecy. Okay? Now, mag-jump in na ta sa itong topic. Next slide. Sa itong topic? I hope katong background muhatag og linaw sa doon karon. Okay. What is God's design and order for the church? Next slide. Gitugutan mo sa Bible ang mga babae na mahimong leader sa church o pastor or pastora. Okay. Leader, elder, bishop. That is the same function. Bisa-asan mo bali-bali yun. Reverend, ready, what? Yeah. Elder, now, go back to the passage. 1 Timothy chapter 2. 1 Timothy chapter 2, verse 11. A woman should learn, kinahanglan mga babae, ang mga babae makakatong pinagi sa paghilom o sa himpit na pagpaubos, dili ako mutugod na mga babae matudlo o magmando, means mangulo, being a pastor and leader of the church. Sa mga lalaki, kinalanin noon nga maghilom siya. Why? Because of this.
Iskasin na kami. I will not go back this, okay? Because of the proper order of God's design. That is the issue. Kung imong tanaw ni John, next slide. Gitugutan ba sa Biblia ang babae nga mahimong leader ng church? Wala ang Diyos magtugot sa mga babae kung mo'y mangulo sa simbahan o tabong pastor, pastora, elder, or bishop. Kaya ang maong office sa pag-leader, pastor, bishop, o elder, gidesign sa Diyos para sa mga laki. Headship, not for women. Kung imong tanaw, gikan sa Old Testament, mga tanaw ko, nabay pare nga ba eh? Wala. Nabay naghari sa Israel nga ba eh? Ano, apostolic nga ba eh? No. That is the consistent teaching from the Bible. Why? Kaya na ay unique function ng babae. You are the heart. If kung tanan ang bae mong ilog sa function sa laki, kinsay may mong heart ng church. Who is the heart? Wala. Kaya na, kayo take ang church. I will give you that. Nga naman ay mga biblical pagpasabot. Unsay bad effect if the women will lead the church. And I will tell you and approve you base sa nangyitabo. Mayroon sila, how about Deborah? He is a judge. She is a judge. Judge si Deborah, right? But the problem, kung ngayon mo tanaw ang Judge 4, verse 7, ang rason na rin itunga si Deborah tungod kay si Barak, weak, huyang. So therefore, makita, if kanangaw nga gitawag tag, biblical references, may nga tanga, uy, naay, nag-lead sa Israel. Nga ba, eh, ang problema nito nga siya kay huyang si Barak. So therefore, that is a shameful for a woman to lead in the church, nga naman, or to men, makaulaw ka na sa mga laki, kung di dumalaan sila o babae, nga naman, nagkapasabot ka na nga tanang laki, di akmurag si Barak. Bayot. Where is the issue? Now, how about Esther? Di ba si Esther? Queen? Nibungol siya sa hari. Siya, ang nung gano'n, balik. Ang pangunta na, si Esther ba, nahimong queen kaya na siya leadership skills. Nahimong siyang queen kay guwapa siya. Ikatuha, nangyato siya siyang hari, ubo sa sugo sa iyang angkol. Dili siya leader. Okay, klaro ha? Dili siya leader. So makita mo that the Bible is really clear. So look, bisan pa man niya na, walay qualification sa Biblia, on 1 Timothy 3, 1-2. Here is a trustworthy saying. If anyone set his heart on being an overseer, pastor, he deserves not a noble task. Now, the overseer must be above reproach, the husband of but one wife. Bana nga usaray asawa. Huwag mangyong niya. Asawa nga usay bana. Okay. Bana nga usay asawa. Okay. Nga naman, nga dili man gi-allow ng Diyos ang bae to lead the church. Here's the clue. Next slide. What's the name, bae? Weaker? Pleaser. Emotionally, weak ang bae. Tama. Pag-abot na problema, kinsay unang maratol, bae laki. In terms of physical, sa gitawag tag-kusog, kinsay huyang bae laki. Nga nung dili pwede ang bae, and here's the experience, ang bae, pag mabot sa menopausal stage, dili na tarong ang iyahang. Tama, mga bae, kato mga dili pa, dahil pag yun, dili lang yung menopausal stage, pag mabot, nga tapit na doon ko, maotro ang ilahang, mukhang nagasoko, maotro lang mo. Dili consistent ang ilang mood. That's what we call weaker. Di na about spirituality. Okay, no. Di na about education. Kaya mas ako, mas ubos ko education kaysa akong asawa. Ang asawa, master. Ang ako, what kay master, no? Di ba? In terms of education, pero di na nagpasabot na mas, ulit na ay, headship, leadership, ang akong asawa. Although na siya leadership, in terms of specific niya ng groups. But in terms of pagkatagas pamilya, I should lead. Okay? We should lead men. Men. Mga laki, we should lead the church and our family. Husband is the more stronger and aggressive according to God's design. It means, next slide. Okay, ito na dayon. Next slide. Husband of one wife, qualification. Balik sa mga. Husband of one wife, head of the family. That is qualification. Tanawa.
Wala man dia mingon. Ang leader dapat usaray asawa o pangulo siya sa iyahang asa. Balay. That is most specific, emphasized na verse. Dapat leader ka sa balay. So, bisan sa balay, kinsa leader? Laki ba eh? Laki. Okay. Adam greeted first, not Eve. First thing, okay. Kinsa may pagkasala ni iba, nakasala ba ang tanan? Pinagi ba ni iba, nakasala, nakasulugan sa kalibutan? Dibi, Romans chapter 5, verse 10. Sige nga. Pinagi kang Adam, nakasala, ang tipo mo. That is Egypt. Nga naman, gi-give up ni Adan ang iyahang pagka-leader. That is the issue. Kaya nga, pag ang panimalay, mutakilig yan ang papa, tibok pamilya, makaguli ang hina. Amen. Tino, dili. So, lay daw, tanawan niyo yung pamilya ng ambana na binuang, di ba, kanang pamilya, makaguli ang. Nga naman, nawagtangan silang ulo. Okay? So makita na doon, Ephesians 5:22-24, husband is the head of his wife. The same as a church. That is a consistent teaching of the Bible na yung headship dihatag sa laki. Now, kung i-deny mo yung headship and role and function, you deny Trinity. I-deny mo yung Trinity. They are equal. Look at this one. 1 Corinthians 11 verse 3. The same na ka-passage, ha? 1 Corinthians 11 verse 3. Ang ulo sa tanang katawan si Kristo. Ang ulo sa babae ang laki. Ang ulo ni Kristo ang Diyos. Who is the head of Christ? And there is the distinctive function of the triune God. Look at this one. God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit is equal in substance. Ay lang pagkat equal na sila. Walay lamang na nila tanan. Equal sila. In purpose and will in terms of redemption that has different role and functions in salvation. Di na napasabot kay ang amangan ang nagplano, ang anak inferior. Nga naman, kinsa ang anak, mas worth, sugoon. Pero napasabot ba nga, dili siya Diyos? Sabot ba nga, ubus siya sa amangan? Dili, they are equal. Ako, ang amangan ko sana. Holy Spirit is the sanctifier and preserver of the believers. Helper. Buto sa put nga ubos siya sa amahan o anak. Hindi, they are one. So now, if you will function as the helper, the heart of the church, hindi na napasabot ubos mo. Amen. Kung dili, na mo yung specific function to glorify God. The same na sa balay. If dili ganyan may tamubarok sa itong function, anak mabalay, chaotic yun. Like for example, pag ang bagay ganit, magpatakalag pamalit, nga dili magbaybaw sa bana, I will tell you, kupa ng financial ninyo. That is clear. Kaya nga, we need to sabot-sabot. Okay? Now, naghimo ba ng ubos anak kung siya sulugod? Wala. Naghimo ba ng ubos espiritu kung siya katabang? Wala. Every one of us is a unique and has a different role and function. Next slide. Unsay mahitabo, unsay mahitabo kung ang alagad sa Diyos dili mo serbisyo nga pinasikat sa iyang disenyo. Listen to me carefully. If a woman will lead the church and a man will step down the church, ito yung mahitabo siya. Cause of trouble. Siya'y hinungdan sa kagubot. That women did that. Look at this, Isaiah 3 verse 12. Basa, please. Palayin mo niya basa, Isaiah 3 verse 12. Siya'y hinungdan sa kagubot. Isaiah 3 verse 12. Mangtungod sa akong katawahan, ang mga bata mo'y ilang maglulupit, ug ang mga babae mao'y magahari sa ibabaw kanila. O katawahan ko, sila nga nagmando kanimo, mao'y nagapasayop kanimo, o nagabuntag sa dalan sa imong alagianan. That's amazing. That the women will cause trouble in leadership. Number two reason. 1 Corinthians 4:14 verse 36 to 30. Anyone will not obey this command, he disobey God. Okay? 36. Ang yun yun? Before, women should remain in silent in the church. They are not allowed to speak but must be in submissive as the law says.
if they want to inquire about something, they should ask their own husband at home, for it is disgraceful for a woman to speak in the church. Okay. Did the word of God originate with you? Dikan ba kanyang pulong sa Diyos? Or are you the only people it has reached? If anybody, look at 37. Kasi yung 37. If anybody thinks he is a prophet, kung... Okay. 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 So you see that? I don't allow women to speak. Nga naman, kay kung dilit niya tumanon, at siya nagsupak, he disobey God. Next, naghatag og kalawan sa iyang kaugalingon og sa simbahan. Amazing na. Why? Balik kayo yung babaw. Verse 25. If they want to inquire about something, they should ask their own husband at home. For kay makauulaw kana kaniya. Sakto o sa inyong translation niya? Makauulaw kana kaniya. And that they went in the church. If the woman will lead the church. That's amazing. Okay? Next slide. So, unsay positibong sangputanan kung unsay mahitabos alagad sa Diyos kung mga lagad siya na pinasikat sa iyang role and function. Women, mag-prevent ka niya sa pagbuhat sa sala because the male is a protector of the women. Dili siya makasala nga naman mo protect sa iya, ha? Men. Now, Genesis 3:16, Ephesians 5:25, ikanawa, naghatag siya o dumong sa Diyos o sa mga lalaki. Okay. Palimang pagbasaan ninyo, itikto palimang nahimaya niya ang Diyos kung nag-serve siya according to his function. Wala siya naghatag o kaulawan sa mga kalalakihan sa simbahan o sa simbahan mismo. That is, kaya nga, we need to fit that. Dito na to, function. Lastly, last nga napamunta na, I will end with this. Next slide. Now, pumanata sa number 1. Dito bag na ko ni siya? 3 and 4, okay? Dito bag na ko 3 and 4 sa question number 1. Question number 2, palang nabasa? Nung magtungo o magwali panahon sa public gathering sa church and Lord's Day. O nang buwan ko lang ating anak, na starting January, wala na eh women na nag-exhort during prayer meeting. Because of this. The last time na nag-exhort si Ma'am Sylvia, that is December. Because of this. Kaya nga, nagbunang buong pagkasal ni Rodel, kinsa nag-exhort? I command leader to exhort. Why? Because of this. That is the God's design. Pangutana, siguro matang lo, anong tumlo, hindi mo dahil point eh. Okay. Pinagtumani mo, church gathering. Okay, kasi yung screen chance, pala ito po. The spirit of prophets are subject to the control of prophets, for God is not God of disorder, but of peace. As in all the congregation of the saints, okay, ito na. As in all the congregation of the saints, women should remain silent in the church. They are not allowed to speak, but must in submission, as the law says. If they want to inquire about something, they should ask their husbands at home. For it is disgraceful for a woman to speak in the church gathering. That is Lord's Day. That is a public gathering. Okay. It is disgraceful. Okay. Now, look at this one. I have two answers on that. Ang babae pag dili itubutan sa Bible nga magwali, ano, matumlo? I have yes and no. Next slide, please. Answer number 2. No. Why? Because ang pagtudlo sa simbahan, that is the primary role of the leader, not the women. Look at this one. Acts chapter 6 verse 4. Do you remember kung nagagubot sila kaya wala yung mga timan sa biyuda? Ang sagingan niya sa Acts chapter 6 verse 4. And we'll give our attention. Okay. Start at 3. Brothers, choose 7 men, that is deacons. Choose 7 men for among you,
who were known to be full of the Spirit and wisdom. We will turn the responsibility over to them and will give our attention to prayer and the ministry of the word. Unsa yung specific role ng pastor? Ministry of the word. The qualification ba? Napay qualification ng Ellen Deacon in 1 Timothy chapter 3. Ang qualification sa deacon, walang able to teach, only the leader. Gitagaan, oh, qualification, that able to teach. That bisan pa man, pag-abuti mo niya. And another references, please take note. 1 Timothy 5 verse 17. 2 Timothy 4 verse 2. And 1 Timothy 3 verse 2. Okay, I will read the qualification of the leader in 1 Timothy chapter 3 verse 2. Now the officer must be above reproach, the husband of but one wife, temperate, self-controlled, respectable, hospitable, able to teach. Dito po itong mga babae na magtudlo in the specific gathering. Of course, yes, that is your job. Next slide. What is your job? Next slide, please. This is the balance text. First motive, sorry, 2 verse 15. O sige yan dyan. But women will be saved through childbearing if they continue in faith, love, and holiness with property. That is not, gitawag na to spiritual save. That is not our spiritual save. Nga naman, we are saved by grace. Dito na maluwas pinagi sa pagpanganak. Amen? Naluwas ta tungod sa grasya sa Diyos. Unsa ni buti pa sa Paul? Do you remember sa silo? Manganak ka. Matinguwa ka. Luwasan ka sa mabana. So in other words, the only thing that can save a woman sa desire na mailog siya sa position sa bana in preaching and leading is kinalan siya na doon ay anak. Para ang mong desire maputol. What? What's the first responsibility of the women? Next slide. Ang pag-iusap ang mga babaeng gulang. Okay. 50 patas. 40 patas. Isang kamabit. Babaeng gulang. 40 patas. Maturity na. Okay. What's yung responsibility? Ayaw mong pagpilit tuduan nga ganahan ninyo. Pilia ang tuduan ninyo nga para sa inyo. Okay. Look at this one. Tapag-iusap ang mga babae, gulang-gulang na sa pagpuyo, kinabuhi nga balaan, kinahanglan dili sila manlibak o maghubog-hubog, kinahanglan nga ang maayo mo ilang itudlo. Aron pagbansay sa mga unsa ilang trabaho, kinsa ilang tudloan? Bata ng babae. What is the primary role? Bata ng babae. Ang babae ba makatudlo? Of course, in the private gathering. That is women's and women's. Kaya nga, kung imong tanong, nga nung si Ma'am Sergeant, makatulog siya sa couples, under my authority, she is not a leader, but under my authority, nga naman, that is a private gathering. Okay? Women's na ba? Okay, nga nung ibutan ako sa attendance sa children? Next slide. Okay, saan yung dyan? O, kunya, mga anak o mag-atiman sa iyang mga panimal. Kinsa yung primary concern? To lead or ang iyang mga anak? That is his primary concern. Ang iyang anak. So, kaya nga, women, atay kung wala mo, upang ang kinabuhin sa inyong mga anak. Kaya inyong ba na wala kanunay sa balay, tama? Kasi kanunay kuyog sa mga bata. Kaya nga, pag mag-upa akong kinabuhin sa bata, ang blame mo ang nanay. Kaya nga, muna ilang primary responsibility. Try to imagine Eunice sa pagpanahon niya ng Timothy. Ganong nakaluwa si Timothy? It is because kung siyang lulaog siya? That is your responsibility to be a teacher of your children and the younger women in the church. That is, kaya nga, you are a heart builder. Kamu nang nag-umol sa mga bata sa ilang kasing-kasing sa pag-respeto, pagtahod sa Diyos. Kamu na, importante mo sa simbahan because you have a unique role. If delete the function sa atong role, the church will never grow. Hindi siya mawala, of course. Kaya ang Diyos, ang si Kristo, ang nag-active sa simbahan. Pero kung delete the function sa atong role, lukoy yung mga kabataan. Kinsay mo panugpan nila. Kinsay nag-build up sila kasing-kasing. That is women. You women, I salute you. You need you in the church. You are the heart builder of the youth and children. That is amazing. Kaya ibutang ninyo ang inyong desire, tinguha sa pagtudlo sa mga bata, sa batanon, kung sa mga minyo nga
out on ninyo. That is younger quick. That is your job. Leave us a good example. Okay, I will end. Next slide. Base sa Biblia, ang simbahan nagipanguluhan o giwalihan sa mga babae o sa kasimbahan nga unsa. Sorry, but that is true. Simbahan nagbilibato sa Diyos, nagpakaulaw sa simbahan, nag-insulto sa disenyo sa Diyos, naghahatag o posibleng kagubot sa simbahan o nagdala o kalibog sa simbahan. Pertong chapter. Nga naman, whether we like it or not, people will understand one day ganong ingan. Kaya nga, next slide. Isipin sa helper is a unique and godly role and function in the church. Kamuna, mga babae. Honor God, pinaagi sa pag-alagad kaniya nga pinasubay sa iyong disenyo alang kanimo. Kung aduna may angay tinguhaon ang mga alagad sa Diyos, mga babae, kung aduna man may angay tinguhaon, tinguhaan ninyo, tinguhaon ang mga alagad sa Diyos, kinahanglan tinguhaon niya ang paghimayat sa Diyos base sa gidesign sa Diyos para niya. Basigo na ako mga babae. Stay in your function and design. The church needs you. You have a unique role. You are a heart builder. You are the one who will build up the heart of your children. Tako na. Dili na kami. Tako na. Kaya nga, dito mo mo focus sa inyong design. Sa inyong anak, kung sa inyong mga binaji. Kailan nagpasabot mo ulit trabaho, responsible ng mga lalaki para diya. Pero ang dumi ninyo kanunay, kamu ang nakakanunay sa balay. That is your first and primary concern. Magambot na.